Yung unang tatalakayin natin is multiplication patterns. Kung paano ba yung paglikha ng pattern, ito yung dapat ninyong matutunan. To be honest, hindi ito makikita sa university bell, sa ibang mga school, sa mga librong meron sila, at saka sa internet. So, paano ba yun? So, simulan ko. Teka ba? Parang may kulang. Okay. Di pala ako nakapaglagay ng ano, ng extra slide. And show ko muna, no? Madali lang naman yun. Pinili kong ganito yung slide na i-prepare ko. Actually, hindi ako nag-prepare ng slide at ng lesson plan. Gusto kasi on the spot para hindi scripted yung klase natin. And then, makasabay kayong lalo sa discussion natin. Iba kasi kapag scripted. Okay, eto no, hindi scripted ito. Slide show ko na. Kapag kasi face-to-face, ganyan ako, ayaw ko na scripted. Ang pansin niyo kung papasok ako minsan, wala akong dalang book. So, ito yung lesson natin. So, we have it as the multiplication pattern. Bilang natin ng concept. Yeah. So, we have the multiplication patterns. This is unlimited. Ano? So, yung unang ipapaliwanag ko muna ay yung pinakasimplis lahat. So, multiplication pattern. Pasensya na, mausang pang sulat ko. Pero kung whiteboard yan, kanina patapos. Kasi ko muna ito. Yan. So, yung una, we have the one by one. Kapag one by one, meaning isa lang, no? One by one, ang step na may meron yan, magbilang ka lang ng odd numbers. So, yung unang odd number is 1. So, ibig sabihin, kapag may 1 by 1, meron lang tayong 1 step. Ano ba yung tinutukoy kong 1 step? Example, 2 times 3. Ang step niyan, ito. Ang mga point na yan or dots na yan, they represent numbers. Yung sa taas, ito yung 2. Yung baba, ito naman yung 3. Anong gagawin ko? I-coconnect ko lang. Ibig sabihin niya, i-multiply ko yung dalawang number. At yan lang ang kakatangi-tangi step na may meron tayo. So, 1 by 1. 2 times 3, 6. Kayo yung 1 by 1. Yan yung kanyang pattern. Isa lang. Ngayon, kapag nag-increase ako ng digit at ginawa kong 2 by 2 yan, ang 2 by 2 ay mayroong, ito yung daliri ko, 1, 3. Ang counting is odd number. 1, 3. So, ibig sabihin, meron tayong 3 steps. Now, paano gamitin yung mga step kapag 2 by 2? Paano balikahin yung mga step kapag 2 by 2? Alimbawa, ito yung numbers na naisip ko, no? 21 at saka 32. Gusto kong i-multiply at sagutin yan gamit ang step na meron tayo. Yung unang step na gagawin ko, tutuldok ako sa taas. Ibig sabihin ng tuldok na yan, lahat ng mga numerong nasa ilalim ng tuldok na yan, dyan lang tayo mag-ooperate. Dyan lang tayo mag-solve. Yung mga hindi natuldokan ng taas, hindi muna kasama. Ang ibig sabihin yan, nasa step 1 tayo at ito ang step 1. Iba 2 by 2. Ayun yung mga numbers natin represented by grid. So, ito yung step 1. Yung isang diretso lang ito ang i-multiply natin. Ibig sabihin niyan, 2 times 3, ang sagot is 6. Sulat ko dito. After kung natuldukan yung unang column, muli naman akong tutuldok sa pangalawang column. Ayan. Dahil dalawang column na ang natuldukan, ibig sabihin niyan, lahat ng numero involved na sa operation. Kaya lang, anong klaseng operation? Cross multiplication. Kaya ito ang pattern ng second step. Ayan. Kung magsusolve ako, ganito, 4, 7. Paano ko nakuha yung 7? Kasi 2 times 2 is 4.
And then 1 times 3 is 3. Kaya 4, 7. Yun yung gitna. 4, 7. So, after nyan, since natuldukan ko na lahat, sisimulan ko namang bawasan yung mga tuldok. Kung saan ako nagsimulang mag-drawing ng tuldok kanina, doon ako magsisimulang magbura sa huna. Ayan. Kasi yung unang tuldok. So, 1 times 2, ito yung pattern niya. Ito yung last step. Ito yung third step. First, second, third. So, 1 times 2 is 2. Yan na yung sagot natin sa 21 times 32. Diretso. Kapag asang nga sa kanila, tinayin niya, no? Try kong mag-solve. Yan. Ito pa lang number na gagamitin ko. 6. 6, 8. 2. Burahin ko yun. Nasolve ko siya ng mabilis. Nakakasolve kayo? Sandali niyo. Ayan yung 2x2. Ngayon, kung may 2x2, meron din 3x3. Ito na yung 3x3 natin. Tingnan yung maigay, no? So, paano ko balilikayin yung 3x3? Again, ibig sabihin na yung 3 fingers, ito. 1, 3, 5. Ibig sabihin, meron tayong 5 steps dyan. Yun, ayan yung i-perform ko, yung 5 steps sa 3x3. Alimbawa, ito yung naisip kong number. 2, 1, 3. Then 1, 2, 1. Maliliit na numbers muna ginamit ko para lang makita ninyo yung procedure. So, unang step, tuldukan ko yung unang column. Ayan. So, ito yung first step natin. Diretso. 2 times 1, 2. Tuldukan ko yung pangalawa. Ibig sabihin, ito, yung buong yan, involved sa operation. Ito. Ito yung step 2. Ayan. So, 4, 5. Kasi 2 times 2 is 4 and then 1 times 1 is 1. Kaya 4 plus 1 is 5. Ako, hindi ko na minumultiply ng gano'n. Ano? Basta diretso, 4, 5. Ayan. So, tuldukan ko yung pangatlo. Ayan. Ito yung third step. Yung third step, tingnan nyo siya. Ayan. So, paano yung solusyon ko? 2, ito 2, 4, 7. Ulitin ko, 2, 4, 7. Nakuha ba natin? Nakuha ba natin yung third step? Yes, po, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Ito, no? Ngayon, since napuno na ng dot yung lahat ng nasa taas, may naman unti-unti nating bawasan yung mga dots. Alisin ko ito. So, ang katumbas na step niya, ito. 3. Ayan. 1, 7. Buwasan ko ulit ng isang dot. Ayun. Ibig sabihin, diretso na lang. Ang step natin ay ito na. Ayan, yung diretso. So, 1 times 3 is 3. I-double check nyo palkyo kung tama yung sagot natin. Kapareho lang ba? So, ayan yung mga step yes. Up 1 by 1 kapag 2 by 2 and 3 by 3. In your prelim examination, halimbawa, ito yung nilagay kong letter A. Multiple choice, no? Ito yung letter B. Ito yung letter C. Ito yung letter D. Which of the following step is the fourth step in the multiplication of 3 by 3? Type of question that you may encounter during the prelim. Ibigay ko yung mga image, tapos sabihin mo kung pangilang step yung procedure na yon. Kapag nag-multiply ka ng 4 by 4, ng 5 by 5, ng 6 by 6, binibigyan ko lang kayo ng hint kung paano kayo mag-review. Or, ibibigay ko yung solusyon, pipiliin mo yung tamang solusyon.
yung mga number na kasulat na, yung solution na nandiyan na, nag-exist na, pipiliin mo lang yung correct. Ibig sabihin, kailangan yung matutunan niya para hindi kayo mahirapan sa pagpili ng tamang sagot kung multiple choice ang prelim exam nila. So, yun yung 3x3. So, ituro ko naman yung 4x4. Okay. So, ito yung question. Question? Non-true, sir. Okay. So, tingnan nyo, no? Kanina, nung 1x1, ito lang siya, nag-iisa. Nung nag-2x2 tayo, tingnan nyo yung first and last. Magkamuka. Diba? Magkaiba lang ng posisyon. Merong bagong gitna. Sa susunod, yung bagong gitna, twice mo na naman siyang makikita. Parang ito kanina, isa lang. Pagdating dito, twice mo siyang nakita. May bagong image na nakita mo. Sa 3x3, ayan o, twice mo siyang makikita. May bagong sentro. Sa susunod, doble mong makikita uli yan, yung bagong center na yan. So tingnan ninyo yung 4x4. So kapag 4x4, alam niyo kapag sanayin na kayo dito, kahit nawala na yung pattern na nakikita ninyo, no? So tingnan niyo ako mag-solve nang hindi ko tinitingnan yung pattern. Halimbawa, ito, no? 3, 1, 4, 5, 2, and 6. And tinaasan ko, no? 3 and 5 is 15. So I'll write 15. Iksin ko lang yung sulat ko. Lalo. So lagay ko 15. Ayan. Di ba yung tuldok ko kanina? Tuldok ko uli yan. So 6, 11. Ang 11, ganito kong susulat. Tuldok ko ulit sa taas. 2, 20, 40. 2 plus 18 is 20 plus 20 is 40. Yeah, 40. Burahin ko yung unang dot sa unahan. 6, 14. So, sulat ko yung 14. And then, finally, burahin ko yung isa pang dot. 24. Sulat ko 24. And this is the way I will write 24. And then, add all of them. 4, 6, 1, 5, 6, and 1. Tama ba sagot ko sa calculus? Tama ba mga anak? Tama ba? Yes po, sir. Okay. Tama po, sir. Effective siya. So, ngayon, ano ko naman lilikayin yung 4x4? So, pakita ko yung 4x4, ano? So, kung 4x4 yan, you don't have to worry. I'll be giving a copy of this. Kapag 4x4, ito nga pa, nadali rin, no? Bibilang ako. 1, 3, 5, 7. Ibig sabihin, meron tayong 7 steps. Yung 7 step. Halimbawa, 2, 1, 2, 5, 1, 3, 2, and 4. Ito yan, ano? Yung step 1, ito. Try ko yung mga... Madiretso muna. Ayun. Ito yun. 2 times 1, 2. Ngayon, yung second step, ito siya. Yung second step. So, tutulungan ko doon. 6, 7. Tuldok ulit. Ayun. Sa pangalong column. Ito yung step niya. Yan. So, kung susolve ko siya, 3, 7, 9. Tuldok ulit sa pang-apat. Ayun yung pang-apat, no? Yan. Yung first step natin. Kanina yung pang-apat na step mo nung gagawin itong step. Ito.
Ayan. Dito. At saka yung makabilang dulo. Ayan. So, ang solve ko siya. 2. 8. 16. 21. Ayan. So, after niyan, magbabawas naman ako ng pay sa isang dot mula sa simula. Ayun. Nawasan ko yun, no? Ito yung susunod na step. Yung susunod na step. Ayun lang. Ayan. Diba? So, 4. 8. 23. So, 23 ito. Tama ba ako? 4, 8, 23. So, muli naman ako magbabawas ng tuldok sa taas. At ito yung panibagong step. Kumbaga, pinapakita ko lang yung mga steps. Pero kapag nag-solve ka, kahit na hindi mo i-drawing yung mga yan, yung step, nasa isip mo na. Alam mo na yung pattern eh. So, hindi mo na kailangan i-drawing yung mga dots na yan. Pinapakita ko lang since nagsisimula kayo para alam nyo ang gagawin ninyo. Ito, hindi yan maanap sa internet, yung mga steps na yan. Walang magbibigay sa inyo yan. Kaya na mga sinawa.